Tapos mapanood ang kanyang kwento kagabi dito sa 24 Horas, bumuhos ang tulong para sa sapaterong nakatira sa pedicab kasama ang kanyang dalawang aso. Bukod sa gamit at pagkain, inalok din siya ng trabaho at meron din handang tulungan siyang makauwi sa kanyang probinsya. Sa dami po ng nagmagandang loob, hindi niya napigilang maluha sa sobrang pasasalamat. Nakatutok si Marie Sumali. Salatman sa pera at sa pedicab na lang nakatira, kasama ang mga asong alaga, ipinakita ng sapaterong si Kim Moranes ang tatag ng loob at matinding pananalig sa Diyos sa gitna ng pandemya. Kaya nang mapanood ng ating mga kababayan ang kanyang kwento kagabi sa 24 Horas, marami ang naantig. Binalikan namin sa Pinoval sa Maynila si Kuya Kimo para iparating ang perang ipinaaabot ng mga di na nagpakilalang donor. Hindi po kayo nanghihingi ng pera, pero marami pong naantig sa storya niyo po, kaya ito po binibigay po sa inyo. Oh, bakit po? Kahapon ang saya-saya ng mukha niyo ah. Ha? Para sa inyo po to. Kuya, ba't ayaw niyo tanggapin? Ang palangiting mukha ni Kuya Kimo nagbago at napuno ng luha ng tuwa. Ayaw pa nga niyang tanggapin ang pera kung hindi ko pinilit lang. Nahiya lang po ako, naabalan po kayo. Ay hindi po, hindi po. Karangalan ko pong maging tulay para makatulong po sa inyo. Hindi po ako makapaniwala eh. Ang hindi inaasahang pera malaking tulong daw para hindi na niya kailangan magtiis manirahan lang sa pedicab. Oo pa, walang bahin to, kahit mumurahin at tapos mag-ano pa ko ng patuloy pa yung ginagawa ko. Mahirap pa siya dito sa tabi-tabi po eh. Oo, magandang taga may bahay ka sarili. Maya't maya din ang dating na mga may mabubuting loob para hatiran siya ng tulong. May mga nagbigay ng pagkain, pera, gasol, pati kadena para sa kanyang dalawang alagang aso. Kasi sa sitwasyon natin ngayon, meron tayong pandemic. Siyempre, inaalala rin namin yung kalagayan ni Kuya at meron pa siyang alagang mga aso. Mapagmahal siya sa mga alaga niya. Doon lang siya kasi nakatira, parang naawa ako eh. Kasi po nakita po namin sa balita po yung may pinahatid lang po sa akin ng amo ko. Pinahanap po siya sa akin. Bigas po, tsaka Graham po. May ilan pang nakipag-ugnayan sa akin para iparating sa kanya ang alok na trabaho sa isang paggawaan ng sapato sa Marikina. Nagdadasal po talaga ako na, Lord, tulungan niyo naman ako makahanap ng mga taong pwede kong tulungan. Trabaho po sana para po meron po siyang stable na income. Mm-mm. Para din po maayos din po yung pamumuhay niya po. Mabibili niya po ano yung gusto niya. Kung gusto niya din magrenta ng bahay, makakapagrenta din mo siya. Mm-hmm. Hindi po yung nasa tabing kalsada lang. Pati pamasahe para matupad ang tanging niyang hiling na makauwi sa Iligan, nais daw tugunan ng Cebu Police Provincial Office. Iba yung pakiramdam mo kung makauwi ka at makasama mo yung pamilya. Kami na pong sasagot po ma'am. Pag uwi niya doon sa Mindanao at saka pabalik dyan sa Manila, i-coordinate lang po namin sa station. Kung ano yung maitulong namin ma'am kahit sa travel pass. Ang hindi inaasahang pagbuhos ng tulong para kay Kuya Kimo, patunay na ang mga simpleng hiling ng mga nangangailangan hindi tumatama sa binging mga tenga dahil tunay at bukal pa rin ang pagmamalasakit ng mga Pilipino sa kanyang kapwa. Maraming salamat po, itong malaking bagay po ito para sa akin po. Dadalhin po ito sa maganda po. Marie Sumali, Nakatutok, 24 Horas.